sa maraming order. Meron po kasi kong order sa ano, para sa court office. Yung in-order po nila ay yung chicken, veggies rolls. Parang shawarma po siya. Yun, nag-prepare po ako ng para gawing pang roll ng ano. Tapos, tinimplahan ko po siya ng mga herbs, basil, black pepper, salt, and maglalagay po tayo ng kunting maglalagay po tayo ng kunting baking powder. Tinatsyansya ko lang kasi hindi naman to pang pancake, pang ano lang, pang parang pang dough na hinahalo lang siya para ano. Tapos yan, may nakatimpla na to, tapos ihalo-halo na lang natin. Napakita ko na po to sa isang vlog, yung Sandy Banding mukbang ng anak ko, yung paano gawin yung timplada. May ano po siya, may patatas, may carrots, may mushrooms, at saka may raisins. Malalagyan po siya ng cheese at saka yung milk para yung mga bata nasasarapan naman sila. Hindi ko na po ito ipapakita sa pagluto kasi napapakita ko na po ito sa isang video. Yung ipapakita ko po sa inyo mamaya sa pagluluto ko ay yung ano po, ay yung chicken with basil po, napaka-healthy na pagkain. Ito po pala ang mga gamit ko, yung mga basil, at saka dill, onions, at saka lettuce, at saka black pepper, bell pepper, mula po lahat sa ating hardin. Ayun, magpre-prepare muna, tatakpan muna natin ito kasi hindi ito ang uunahin ko. Yung uunahin ko sa pagluto ay yung ito mo ng dough, at saka gagawa ako ng chicken. Gagawa ko ng chicken na yung tatakpan natin, baka may mga das-das kasi nasa labas tayo ng hardin. Kasi mas gusto kong magluto dito sa labas. Ano kasi sa labas eh, yung ano, chill-chill ka lang. Maini, hindi maini. Tapos medyo lang yung camera, ano, yung kalahati lang nakikita niya sa akin para akong ghost. Ay, nagtotot pa siya ko. Pa-ICP yun, nakaharap ako sa pagkain. Yun, lulutayin ko muna to, ihahanda ko itong doon. Tapos mamaya, humanda kayo dahil ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng chicken fillet, yung breast, na lalagyan ko ng basil, at saka napaka-healthy po na pagkain. Isa po yun sa mga order, at saka yung fried rice ko na din. Alright, papakita ko sa inyo kung paano mag-pack mamaya. Sige po, kita-kita kits! Kung maluto yung ating mga dough, ito po yung gagawin kong breast chicken with basil. Before po natin siya lutuin, ibababad muna natin sandali ng mga ilang minuto. Lalagyan natin ng brown sugar. Pwede po kayong gumamit ng honey pag yung iba na hindi, yung pag may mga dinaramdam kayo, hindi yung dinaramdam sa puso ah. Hindi yung dinaramdam sa puso ah, yung dinaramdam ng katawan. Pag ano po, pag mayroon po kayo, o pag hindi po kayo pwede sa brown sugar, pwede po gumamit kayo ng honey. Ito po, ibababad po natin siya sandali with brown sugar or honey ng mga ilang minuto with garlic po. Yung garlic po, yan po kasi yung nagpapadala ng amoy. Tapos, blanch lang po ng isang black pepper po. Ito po, hindi na lang natin po i-make sure kasi iba-iba naman po tayo ng panglasa. Sa panglasa nyo lang po. Kasi ako ano eh, ayaw ko yung nagmi-measure kasi iba-iba tayo yung panglasa. Yun, ibababad muna natin while waiting po sa niluluto natin na dough. Ayan po, babad muna, tatakpan muna, tapos sandali, kitikit! Yung ano, yung pambalot natin sa order natin ng chicken, chicken and vegetable roll,
Tapos na siya, lutuin na natin yun. Hindi ko lang ipapakita kasi napapakita ko na to siya. Babalik ako pagtapos na, pag naka-prepare na po lahat. Okay, ipalaman sa ating chicken veggie roll. Ayun, magluluto na naman tayo dito ng braised chicken with... Ano ba yan? Saan ba to? Braised chicken with basil. Simple yung putahe lang siya. Igigisa lang natin tong bawang. Tapos yung chicken na minarinit natin kanina, nasira na yung ano ko, tripod. Nasira na. Walang nasisira. Igigisa lang natin siya. Tapos yan, walang minarinit natin kanina. Siya, pero kailangan lang natin palasahan lalo. Hindi ko mga kamay ko. Ayan. Itimplahan natin ng konting salt. Lagyan natin ng konting pampalasa. Ito po yung braised chicken kasi pag mayroon na tayong mga karamdaman sa katawan, ito po lagi ang pinapakain ng mga doktor, yung white meat, yung lean meat po. Lagyan natin ng black pepper ulit. Tapos lagyan natin ng oregano powder at saka maglalagay ako ng thyme. Lahat po sila nandiyan sa garden ko. Nagtatanim ako para pang personal consumption namin sa bahay. Meron pa akong maraming gawing powder. Kaso wala pa akong oras. Kasi superwoman. Yan. Simple lang siyang putahe. Ipaantay-antay natin siya ng konti. Tapos lalagyan na siya natin ng basil. Lalagyan na natin tong yan. Kasi mas maunang maluto yung, mas matagal maluto yung bell pepper kumpara sa basil. Hahapok lang natin yung, iintay lang natin ng kunting-kunti yung chicken kasi naman siya madali lang luto. Na-absorb na po yung yung parang nag-change na po yung kulay niya. Lalagay na po natin yung ating basil leaves. Yan, si basil leaves po. Yan, ganun lang po kasimple. Nung una, imamarinate mo lang po yung yung chicken nyo, mamarinate nyo ng powder kung anong meron kayo, black pepper, thyme, or anong mga meron dun sa kusina. Tapos lagyan nyo lang ng panglasa, asin, at saka kung ano-ano pa. Tapos yan na po ang ating braised chicken with basil. Madali lang siyang lutuin at saka masustansya siya. Tapos, malapit na tayong magpacking sa mga order natin. Ayun. Ayun na siya. Wrap na siya. Tapos, gagawa tayo ulit ng yung fried rice kasi request nila yun. Tapos, ipapack na natin to mamaya konti. Pag medyo hindi na masyadong mainit. I-prepare na po tayo. Malinis po yung kamay ko kasi hinuhugasan ko po to. Yan, prepare na tayo para sa ating mga order. I-deliver na natin to pagkatapos. Yan po. Yan po ang order natin. Mahirap po gumawa ng
mga orders kasi ako lang po mag-isa. Wala po akong kasama ngayon. Ito po, niroll natin. Tapos, dapat po, yung gagamitin ko po ay yung dahon ng saging. Kaso lang po, walang manguha ngayon, kaya manumaro na lang. Ito na lang, nilalagyan natin ng litos. May litos siya. Tapos, nilalagyan natin yung niluluto natin kanina. Yan. Ayan. Lalagyan siya. Binibenta ko po to ng 65 pesos isa. Para po siyang para po siyang shawarma pero in local version lang. Tapos nilalagyan ko siya ng litos para para sobrang healthy. Kasi healthy na po yung mga gulay na nilagay ko. Pero nilalagyan ko pa talaga siya ng litos. Ayan Ayan. Nilagyan ko pa talaga siya ng litos para lalo sumarap. Ayun, gagawa muna ako ng marami. I-off ko muna ang camera kasi baka darabi na yung video time ko. Po, ang i-prepare po natin ay yung, ano kayaari sa camera ko? Para tumabihi. Ang i-prepare po natin ngayon ay yung, tapos na po pala ito. Ito na yung mga vegetables and chicken rolls tag 65 pesos each. Magkano ba yun? 100 or 30, ganun, something ganun. Tapos, gagawa na naman tayo ng yung sa chicken rolls. Yung sa red rice with dill. Tapos, may po siya, may chicken fillet with basil. Ibang order po ito. Yung gagawin natin, fried rice siya, tapos, good for lunch na talaga siya. Itatap lang natin yung ating chicken. 150 pesos po siya. Busog na busog ka na. At saka healthy pa kasi may basil. Tapos, gagawa tayo ng juice na rosella. Tapos, gagawa tayo ng lemon basil splash. Yun po ang kinakain nila. Ayun, yun na po yung fried rice with dill natin. Masarap po siya. At saka masustansya po. Yun na po yung ating order na fried rice with dill. Tapos, mag-plate-plating tayo ng yung chicken. Itatap lang natin yung chicken dito. Healthy ito. Pagkatapos, ganyan yung gagawin natin. I-deliver natin to mamaya konti. Malapit na tayong matapos. Pagkatapos, uwi na kasi gugutom. Ayun. Pagkatapos, nalilate na yata tayo. Ilang oras na ba? Ito po yung chicken with basil, tapos yung fried rice natin. I-deliver natin to sa court o by Bohol. Gusto ko nga sana mag-vlog dun kaso baka lang bawal. Tapos may natira pa. Yung natira para sa mga mga unggoy. Ito po yung ating rice with chicken and dill. Ayan, ang order natin. Ayan ang order natin. Daran! Ang sarap! At saka healthy yan. Dideliver natin mamaya konti yan. Pero magagawa muna tayo ng mga juices. Ayun, mga kababayan, mga beautiful people. And magandang buhay sa inyong lahat.
Nanay Joyce here!